Alam nyo, sa totoo lang, pag yung pinag-usapan namin ni David, mas hopeless romantic siya kaysa sa akin. May babae siya na sinugod sa Korea. Ganun level. Manigya lang ng girl, sinurprise na yung girl, punta siyang Korea, kabackpack lang siya. Dala siyang rose, punta siyang Korea. Ganun yung level of love ng tao nito. So I don't think he needs coaching. But if ever he would ask for my help, hindi ko siya para i-coach. Siguro I will just share my experience and then sana he'll learn from it. Somehow. Yun na lang. Thank you, Barbie. Last na lang. Passion ko, kinilig ako. Kinilig. Kinilig. Tapos, nakita ko sa akin, pogi ko dito ah. Oo nga, ganun kasi parang feeling ko mas less pa yung stress ko last year. Ganun sila, mas pogi ako dito. And, ayun, tsaka maganda talaga. Napakaganda and super excited ako dito. Ako actually, looking forward ako. Nabitin ako dun sa bar scene direct sa trailer. Maganda kasi yung bar scene na yun, ang mga ano yun. Yun yung first chance encounter ng characters namin. So dun mabubuo yung rapport namin dalawa hanggang sa magkaroon ng character development. So ang saya, ang ganda ng banter namin sa bar scene. Yun yung very first scene din na kinuna namin on the first shooting. Kami pang gusto magtanong, but let me ask one last question. David, nagugulat si David eh. David, may beer ba dyan, beer? May time ba na parang nakakaramdam ka ng pressure because of this love team? I think kayong dalawa, kasi you have to be realistic in portraying a certain role, lalo na ng isang magkasintahan, di ba? So, sa inyong dalawa na lang, itatanong ko yun, meron pang pressure sa inyo, especially so na wala kayong relasyon in real life? Kasi hindi naman ako masyadong pressured dahil napagaling ni Barbie na actress. Siyempre, kumbaga, talagang ako na rin, mag-eksena ko na eh. May isip mo na in love siya sa akin sa scene eh. Diba? Kasi napakagaling nga eh. So, ayun, pero wala naman pressure. Wala naman pressure. I'm super happy na ka-love din ko si Barbie dahil marami akong natutunan sa kanya. Diba? Tapos ang ganda-ganda yun. Oh, tingnan. Diba, meron siyang Barbie, meron si David na signature pakinig pose. Pag nagpapakute siya, tama ba direct? Tinataas niya yung kilit. Mga ganun siya. Yeah, tama mali. Mila, ano? Don't taas yung kilit mo. ako naman po to answer po your question. I think yung pressure ay to maintain po yung love team, yung lakas ng love team. Kasi simulan sa pool naman po, unexpected naman po na mag-pick up yung team up naman po namin. So I guess yung pressure is coming from kung paano namin siya ma-maintain. At sana masulit namin ang partnership na ito, hindi ba? At huwag mawala yung aming friendship kahit na siguro in the future ay magroon kami ng ibang work, hindi ba? Mas yun po eh, mas yung friendship and yung pagiging consistent ng love team namin. So siguro it helps na parehas kami ng management where we are both under Sparkle of GMA Network, kaya parang nag-guide nila kami ng maayos sa mga proyekto tatanggapin namin as a love team po. Yun. Thank you so much. I think there's this one particular scene na nandun kami sa nasa may river ba yun? Rivers under the bridge. Yeah. So yung scene namin dun parang syempre may lines kami tapos tinitinan ko siya tapos very romantic yung scenery na parang syempre I think as an actor, kailangan mo talagang to make it seem like it's real. Like you really have to feel feelings, di ba? And hindi lang din naman dun sa particular scene na yun. I think even in Maria Clara and maging scene na kumano, I always feel things whenever I work with Barbie.
So, yan. Ikaw ba po, every time na alam ginigisa natin si... Hindi kasi parang, sa amin kasi parang feeling namin napaka-alis mo ngayon ako. Oo. Sa paglalabas nung... Kasi yung mga artista kasi medyo may nag-hold back time, parang binabaan naman ito na kami. Pero ikaw ba, every time na magkasama kayo ni Barbie sa mga kilig na eksena, nadadala mo ito sa bahay? Or minsan naisip mo ba na nami-miss mo siya, hindi dahil sa eksena mo siya, kundi dahil parang feel mo, love mo siya? Aba? Parang feel lang. Sabi niyo gano'n, pwede, parang gano'n. May mga gano'n naman, di ba? Si Barbie naman talaga, ano yan, maganda talaga, misipa, girlfriend material talaga siya. Ay, sorry. Bakit bet din ba ni Ivan? Oo, uy. Joke lang. Natamaan ko kasi water niya. Okay. Barbs, thank you ha. Thank you, David. Barbs, ko naman, is this the kind of film na pwede mong ipanood kay Jack ng sabay kayo? Nang wala nang tanong-tanong at walang parang ano, feeling mo, kikiligin din naman siya. Actually, tinanong nga niya sa akin kung kailan ipapalabas. Sabi ko, July 10, sa sinihan. Sabi niya, eh kailan natin papanoorin? Alam ko siya. Gano'ng ka-supportive sa si Jack sa... Kasi ang dami din ba may nag-contact sa social media, pinupusan na ng mga tulad na parang nalalait na rin si Jack. Well, first of all, I would like to extend my gratitude for acknowledging that. Thank you so much. And I would also like to say how much I appreciate his support towards me. And hindi ko naman na ma-describe kung gaano kalaki yung suporta niya sa akin, pero siguro hindi ko komportableng magagawa ang mga bagay na ginagawa ko ngayon kung hindi siya full support sa akin. Yun na lang. Thank you. Carry the mic for my last question.